Chair. Yes, Congressman Marco Leta, please. I am happy that Senator Bato raised this question because this is the gist of the entire inquiry. Attorney Anthony A. Abad appears to be the proponent of this initiative. Kagaya po ng sinabi ninyo, Senator, bigyan ng katauhan ang nagpasimuno nitong politicians' initiative. Earlier, Madam Chair, the House of Representatives, sila po ang nagiging parang kontrabida dito. I am not representing the House of Representatives today. I was personally invited by the beautiful chairman to appear in this committee. But as a member, hindi po niyo may aalis sa akin na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives, lalong-lalo na po yung speaker. I am not defending the speaker. If this congressional hearing ultimately found that the speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Pero kung hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinonsentrate kay Anthony Abad? Siya po yung bida dito eh. Siya po ang pinakasentro nito. Siya ang nagsasabi dito na pinaliwanag niya sa tao. Nagsabi po ng mga tao, we fully understand the rationale of this proposition. We fully understand the consequences, the effects, and the advantages of this proposition. Gusto nating malaman, talaga bang ginawa niya? Single-handedly, although et al ito. But to undertake and to mobilize an undertaking nationwide to be able to get at least 8 million votes, kaya po ba ng isang tao? Why don't we begin with Anthony Abad? Who is he? Anthony yes. Abad, based on the Google, Madam Chair, specializes in international trade law. He has been in legal practice for 17 years, and he is at present an independent advisor of the Philippine Senate. Madam Chair? Nasa Google po. At nakalagay din po sa Google, he took his oath before the office of Senator Aquilino Pimentel. Nasa Google po. Kaya kailangan po nating makita lahat eh. Mukhang bata pa kami nun eh. So must have been years ago. And if we are talking about if he is also that Anthony Abad named in the signature sheet, so we are assuming a lot of things. Pero right now he's not a consultant of my office. But kailangan pasiputin natin itong Attorney Anthony A. Abad. So, Triple A. Yes. Attorney Anthony A. Abad. So, para malaman po natin. And if that person seen in the picture taking an oath before me, if he will admit that he is the one, then we're talking about the same person. But he's not a consultant of my office, so I don't think he's also a consultant of the Senate. Wala. Yes. So maybe that was Euro part of his biodata. Siguro once upon a time, baka nangyari yun. Since andito na rin tayo sa topic na ito, the burden is all with Attorney Anthony A. Abad because yes. No other lawyer can file that petition and claim that he or she is under that et al. Hindi po pwede yun. So it's only if the signatures are genuine and real and then freely given, it is only this Attorney Anthony A. Abad, whom they have authorized to file the petition. No person, no lawyer can claim to be et al. Kasi hindi siya pinangalanan. So that's my theory. Kaya I agree with Congressman Marco Leta. We really have to identify who is. Pero medyo common name kasi yan. There might be more than one Anthony A. Abad who happens also to be a lawyer. So yes, we need Senator, to look for this person. We can start with him. Yes. This is an A4 sheet of paper. That's right. 10 signatories per sheet. If Anthony Abad
is out to get 8 million votes to satisfy the threshold of 8 million. This is the requisite of the People's Initiative. He will need 800,000 pieces of this acid. Nakita ko po yung nakakuha ko ng isang rim nito. This paper was imported from Indonesia. This is 70 GSM. I want to ask Anthony Abad. Kinuwenta ko po kung magkano eh. Siguro about 1,500 something reams. Half a million pesos, ito pa lamang papel. Ipiprint mo ito, palagay mo na lang 2 piso. 800,000 seats, that 1.6 million plus 500, that's about 2 million. Saan niya kinuha ni Anthony? Maybe we can ask questions directly from this guy. Hindi yung mga nakatakip ang mukha. They're so brave enough not to be able to expose their faces in the public. I'm sorry, Mr. Senate President, but I read your rules on evidence. If the substantive rights of people affected in this hearing, they should also be protected. How can we, for example, confront the accusers if they are all masked? Hindi po ganito. I am not defending the Speaker of the House of Representatives. I will repeat this. If this investigation will find out na siya po ang nagpondo, I will politely ask him to step down. Pero alimbawa po kung ito'y ginawa ni Anthony Abad out of exasperation, out of frustration, because I think for the longest time, the House of Representatives have been inviting the Senate to meet with us on a constituent assembly, and the Senate repeatedly refused us. This is on record, Madam Chair. Kahit kailan po hindi natin magagampanan, hindi natin magagamit yung isang modality to change the Constitution, which is the Constituent Assembly. Every time an invitation is issued to the Senate by the House, ang answer po, deadma. Deadma. So kailan po natin gagamitin ang Constituent Assembly? We cannot. It's impossible. So sa pag sinasabi ng Senate, well, ang dami pong ano eh. Okay, bago kami makipag-meet sa inyo, you will have to agree that separate voting, ganun po palagang nangyayari. Ito po ang nangyayari. Ako po matagal na sa Congress. Kung hindi ako nagkakamali, Madam Chair, panahon pa po ni Speaker Belmonte, pinag-iisipan na natin to. Restrictive economic provisions, blah, 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 blah. But we never agree just to meet. Alam po ninyo, Madam Chair, ang pinag-uusap lang, mag-meet lang po tayo. Tsaka na po natin pag-uusapan kung yung three-fourths is voting separately or not. Pero, yes, Madam Chair. Pero, yes, wala I po think tayo. Tama, tama observation ni Attorney Marcoleta, but that cannot be forced. If the Senate does not want to amend the Constitution through a constituent assembly, the House cannot force it. Ganun lang po yun, as simple as that. So, therefore, No one is forcing, Senator. Precisely. So, there should be no complaint kasi we are two autonomous bodies. Ayaw nung isa makimit sa Constituent Assembly. The complaint arises from the fact that you do not want to meet with us. So, ang question, how can we make use of that particular modality? Oh. It is the first modality. Yes, that means that the present composition of both houses cannot avail of that mode kasi ayaw nga nung isang house makimit. So, ano na po yan? That's a political question, gamitin okay, sa Madam issue Chair, sa election. Pero our problem with the PI is yun na nga. Therefore, we suspected some politicians to be behind the PI because ang tinutumbok ng People's Initiative is the procedure sa Constituent Assembly. That's right. And changing the natural meaning of that section, Madam Chair. So with all due respect yung flow, to Congressman Marcoleta, that's likely a subject of another hearing, another meeting, and perhaps a more
confident and benign meeting of the minds at another time. Madam Chair, right now I can see all my colleagues jumping out of their seats to contradict us, but let's not hijack this hearing. Let us proceed with the next witness who has very kindly come from the province of Batangas. Yes, po, Madam Chair. Salamat, Madam Chair. Senator President, Madam Chair. Madam Chair. Can I be recognized, I've been acknowledged by the Chair. Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair, may I proceed, Madam Chair? Madam Chair. May I proceed, Madam Chair? I'm sorry. I thought the Congressman Madam Chair, was escaping. Point of order. No. Yes, sir. Thank you, Madam Chair. He should listen to Madam us. Chair. Madam Chair, if I may proceed. I've been acknowledged already. Point of order as a priority, Madam Chair, under our rules. Madam Chair. Yes, the point of order precedes all others. Yes, please, I think, Senator, Madam Chair, we should discuss the matter at hand. It has something to do with the name Anthony Abad, whether we should subpoena him or not tomorrow or in the next hearing, Madam Chair. We expect a ruling from the Chair. Yes, thank you very much. I think that's now become a motion, both from the Minority Leader as well as Senator Tolentino, and we acknowledge Senator Ontiveros once again, who has the floor. Thank you, Madam Chair. I join with the Chair in the observation that she raised, that the good representative is opening up a different issue. Gusto ko rin pong suportahan yung sinabi na ng Senate President that the rules of the Senate will allow our brave witnesses to speak their truth to the committee. Mas matapang pa nga sila kaysa sa mga nagtatago sa likod ng isang law firm. Ayaw aminin sino nagpamudmod ng forms. Ayaw aminin sino nagpa-lathala ng isang TV commercial. But I would like to return to the question of Attorney Anthony A. Abad. May nakikita naman po akong at least tatlong resource persons mula sa PIRMA. Perhaps, Madam Chair, the PIRMA resource persons can confirm if they indeed engage the services of Attorney Abad, Madam Chair. Just for the safety and security of our witness who's here in person, if you will allow, pakinggan muna natin yung ating testigo at pagkatapos noon, balikan natin ang ating mga abogado pagkat marami po sa ating mga kasamahan ang gusto magtanong rin sa kanila. Salamat, Madam Chair. I submit and then I will await the answer of either Attorney Avisado, Mr. Oñate, or Attorney Gana about Attorney Anthony A. Abad and his relationship with PIRMA. Salamat. Agyamanak, Madam Chair. Thank you for your forbearance. Maraming salamat po. Nais kong tawagin yung testigo na personal na dumayo rito. Nais mo bang basahin ang salaysay mo sa nakiusap sa iyo tungkol sa pagpapapirma? May sasabihin po kayo kasi ang sabi rito ay kapitan ninyo, hindi kaalyado ng mayor at ng congressman ninyo. Kaya, ano ang nangyari? Ipaliwanag po ninyo, please. Good afternoon po, Madam Chair. Your Honor, dumating lang po kasi yung form sa amin. Tapos tinanong sa akin kung para saan yun. In-explain ko lang po dun sa kapitan kung para saan yung form. Tapos kahit siya ayaw niyang pumirma kasi ayaw niya noon. Tapos po inutos lang po sa barangay health workers na ipapirmahan yung gusto lang pong pumirma. Saan galing yung form sa pagkaalam ninyo? Kasi kalakip noon, 'di ba, may listahan daw. Galing po sa LGU. Galing sa mayor or sa congressman? Sa Congress po. Sa opisina ng kongresista, yung listahan. Opo. Tapos, pinadala yung listahan kasama nung formularyo, yung form na pinapapirma. Ganun ba yun? Form lang po yung nakita ko. Paano mo alam kung sinong papapirmahin? Sinabi lang po na kailangan pumirma lahat po ng dun sa barangay namin. Ah, okay. Pumirma naman kayo? Ako po, hindi po ako pumirma, pati po yung kapitan. Bakit? Ayoko po. Bakit ayaw ninyo? Hindi ninyo maintindihan dahil English? Um, ay,
ano po eh, naiintindihan ko po, pero yung ibig sabihin, no, kaya ayoko pong pumirma. Ah, okay. So ayaw ninyo na paltan yung saligang batas, yung voting jointly, at iba pa? Opo. May sinasabing perang ibibigay ba? May narinig po ako. Ganon. At may nabigyan ba ng pera dun sa mga pumirmang hindi katulad nyo? Wala po. Tumanggap ba yung mga BHW ninyo? Wala rin po. Wala naman. Pero yung kapitan ninyo, pinangakuan ba sila? Hindi po. Hindi rin. Tapos, ano pa yung masasabi mo tungkol dito? Palibasa siguro, yung kapitan hindi kaalyado ninyong mayor at kongresista. Tama po ba yun? Opo. E naintindihan ba nung mga kasamahan ninyo o kabarangay ninyo yung pinipirmahan nila? Hindi po. Ang alam po nila ay ayuda. Alam nila ayuda. Kasi yun ang pangako, no? Opo. Sino nagsabi na ayuda yun? Yung BHW, utos ng City Hall? Ganun po ba? Yung perception lang po siguro nung mga nando, kasi parang nagte-trending na po kasi siya. Tama. Trending na may ayudang kalakip yun. Opo. Oo. Tapos, linilista ba yung mga pangalan nila? Sa alam ko, wala, hindi ko po alam kung nililista po. Pero marami bang pumirma doon sa barangay ninyo? Konti lang po, kasi itong sinubmit po yon dahil may deadline daw po. Binalik po kasi yung forms kasi kulang daw po yung mga pirma. Ano yung deadline? Kasi sinasabi daw, ang presidente daw ang nirarason. Tama ba yun? Opo, yun po ang sabi. Ano daw ang kinalaman ng presidente dyan? Ang sabi po is utos daw po yun ni ng presidente. Ano daw? Ano ba? Utos daw po yun ng, ni BBM. Utos yun ni po BBM. Yung exact word. Ay, ganun. At sumusunod lang sila. Opo. Eh kung utos ng Pangulo, ba't hindi ninyo sinunod? Meron po akong freedom of choice. Okay. Recording in progress. Sige. At yung mga kaalyado lang ni Mayor ang binigyan ng pera, tama ba yun? Hindi ko po alam. Ah, kasi meron nagbanggit ng katulad noon. May dadagdag ka pa? Wala na po. Bakit ka takot? Ba't ka nagtatakit ng mukha katulad ng sinabi ni Congressman Marcoleta? Babalikan ka ba? Pwede po. Nino? Kasi po, hindi ko po masabi dito kasi matitrace po nila ako eh. Pag sinabi ko po yung dahilan. Ganon. Pero official? Opo. Mga official, babalikan ka dyan sa lugar ninyo. Opo. Sige. May maidadagdag ka pa o yung mga kasamahan ko, may katanungan po kayo? Yes, Senator Bato, please. Madam Chair, this is not a question to our resource person. Just would like to inquire if it was ruled by the chair that Anthony Abad will be issued subpoena for the next hearing? Yes, I think motions were received and certainly we have resolved to send the subpoena to the said Attorney Abad, although I think information was sent to this committee that he has flown overseas. Overseas? Yes, ma'am. Okay. Madam Chair, dagdag lang ko konti, Madam Chair. No? I just would like to react to the statement of Attorney Rodante Marcoleta. Congressman Marcoleta. Kung sinabi po niya, Madam Chair, na siya ay nasasaktan dahil para bang alluded to yung buong lower house na sila ang nasa likuran nitong People's Initiative. Ako rin ay nasasaktan when he alluded the Senate as the opposition palagi, dahilan kung bakit hindi natutuloy yung economic chacha. Ako po'y gusto ko iparating, Madam Chair, na in fact, during the last Congress, kaming dalawa ni Senator Tolentino, nag-file kami ng resolution for economic chacha. And nagbabago po yung composition ng Senado, at pareho na rin sa lower house, nagbabago rin yung composition. So hindi po rin masabi na kung nag-upos sila ngayon, mag-upos na yan forever. Eh nagbabago po. Kami po ni Senator Tolentino, nag-file po ng resolution. Kaya masakit po sa amin kung sabihin niya, nilalahat niya na ang buong Senado ay ayaw sa chacha.
Kami po, nag-propose. So, yun lang po. Gusto ko lang liwanagin, Madam Chair. Again, he's a good friend of mine, Congressman Marcoleta. There's nothing personal about it. Gusto ko lang rin parating sa kanya yung mensahe na kami po ay pro-chacha rin, lalong-lalo na pagdating sa economic reforms. Madam Chair, we can simplify this. Maybe we can have a stipulation. Can the Senate stipulate that of all the initiatives taken by the House to engage you as a constituent assembly, all these initiatives have been refused? Wala pa tayong, hindi pa po tayo nag-meet. Madam Chair, as Senate President, as the leader of this institution, I can categorically state that we have not refused any measures. Matter of fact,